isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Panibagong istorya na naman ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga istorya ng kababalaghan na inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Itago na lang pala ninyo ako sa pangalang Laura. College student na ngayon at may kwento akong naging bahagi ng kakilakilabot kong kahapon. Hindi po ito basta-basta kwento dahil naranasan ko ito mismo. Nangyari pala ito noong naging working student ako sa kapanahunan ng senior high years ko. Hindi ko na lang din po ikukwento ang iba pang impormasyon ng aking sarili, pati na ang lugar at iba pang taong kasangkot dito. Gagamitan ko na lang din ng alias ang mga taong aking babanggitin. At ang susunod po ay ang detalyadong nangyari sa mga sandaling iyon. Sa kahirapan ng buhay, kinakailangan kong humanap ng paraan para mabuhay at matustusan ang aking pag-aaral. Paralyzed kasi ang papa ko at si mama naman ay isa lamang labandera. Nakakarampot lamang ang kita. Kulang na kulang talaga ang kita ng mama ko, lalo pat lima kaming magkakapatid na parehong nag-aaral, high school at elementary. Para makaraos, namasukan ako bilang isang working student sa kamag-anak namin sa side ni Papa. Noong naging working student ako, hindi naman mahirap ang ipinapagawa sa akin. Linis, luto, at mga utos-utos ng mag-asawang matatanda lang ang ginagawa ko. Kaming tatlo lang sa bahay at aaminin kong medyo creepy at weird ang paligid. Malaki ang kanilang bahay na parang kastila ang estilo. Pati mga gamit ay halata talagang luma na. Mga taong 1980s to 1990s, ganoon. Kadalasan mga gawa sa kahoy, pero may parte naman ng bahay na moderno. Renovated kasi ang first floor. Bali dalawang floor mayroon ang bahay. At sa second floor, naandoon ang creepy side. Kadalasang nakikita roon ay ang mga tambak na gamit, mga junk, iba't ibang gamit na pinaglumaan na. May tatlong kwarto doon, ang dalawa ay tulugan, ang isa ay kay Auntie Lorelai. Ang isa naman ay sa akin, na bagong linis lang din, na dati ay isang bodega. Ang isang kwarto naman ay bodega kung saan nakatambak ang ibang gamit na hindi talaga mapapakinabangan. Sa baba naman ang kwarto ni Uncle Ramon. Kumbaga, si Auntie Lorelai at Uncle Ramon ay ang matatandang pinagsisilbihan ko. Sobrang tahimik talaga ng bahay at bawat ingay ay umaalingaungaw. Umaalingaungaw nga kahit ang yabag. At eto pa ang pinaka-creepy sa lahat. Noong nautusan akong maglinis sa itaas, nagtaka ako dahil may parang may nag-uusap sa kabilang kwarto. Yung kwartong ginawa nilang bodega. Hindi ko iyon pinansin nung una dahil baka sina Auntie Lorelai lang iyon. Pero habang tumatagal, parang naging kakaiba ang boses. Yun bang boses na malalalim at garalgal? Nang matapos kong linisin ang kwarto ko at kwarto ni Auntie, pinasok ko ang bodega. Pagbukas ko pa lang ay ginapang na ako ng takot. Bungad na bungad kasi
ang hindi mabilang-bilang na estatwa ng mga anghel na nakapatong sa kongkretong mesa. Iba't ibang laki at pinamamahayan na ng alikabok ang kanilang kabuuan. Yun bang angel statues na madalas makikita sa mga garden ng mayayaman? Makikita rin sa garden ng mga Catholic churches. May pakpak, tapos may hawak-hawak pa na parang bowl. Ang weird pa ng pagkakahulma ng muka, na para bang totoong tao na sinimento lang. Pagkatapos, kung titingnan mo sa mga mata, parang talagang totoong tao ito. Diretso pang nakatingin sa akin dahil nakaharap pang mga ito sa pintuan. Bukod sa mga angel statues, wala namang iba pang kahinahinala. Mga lumang damit, aparador na sira, radyo, cassette, DVD player, CDs, at iba pang sirang gamit ang naandoon. Hinanap ko ang pinagmulan ng ingay na narinig ko kanina, pero wala naman. Tinignan ko pa ang mga gamit dahil baka may mahanap akong pwede pang mapakinabangan. Ang sabi kasi ni Auntie na kung may makita akong magustuhan ko, ay pupwede ko iyong kunin. Hindi naman daw kasi nila gagamitin ang mga nandito sa kanilang bahay, maliban na lang sa kanilang mga personal na gamit. Kaya ayon, kinalaykay ko ang mga gamit sa bodega at hindi nagtagal, ay bigla na lamang lumamig ang hangin. Pagkatapos, napapansin kong may presensya na sa likuran ko. Hindi pa sana oras para matakot dahil tanghaling tapat pa, pero sa sitwasyong kinalalagyan ko, hindi na kailangang maghintay ng gabi para matakot. Nang bumigat ang presensya sa aking likuran, dahan-dahan akong lumingon at ewan ko ba sa sandaling iyon kung namamalikmata ba ako o resulta lang sa pag-iisip ng katatakutan. Maniwala man kayo sa hindi, kitang-kita kong gumalaw ang malaking angel statue. Umarko pa ang mga labi nito at ngumiti sa akin. Dahan-dahang bumaba sa kinalalagyang mesa at tumayo sa mismong harap ko. Sa mismong harap ko, na iilang distansya na lang ang pagitan. Napakurap-kurap lang talaga ako sa sandaling iyon. Hindi makakilos sa panlalamig at sobrang takot. Kahit ano pang pilit kong pag-iwas ng tingin ay hindi ko magawa. Natigil lang ang katatakutang iyon nang marinig ko ang boses ni Auntie na tinatawag ako. Hindi pa ako nakasagot. Doon ko lang naiiwas ang aking tingin sa pagpasok ni Auntie sa bodega. Nagtataka pa siya nang maabutan akong tulala. Takot na takot at namumutla. Pagtingin ko sa mga estatwa, naandoon na sa gitna ang malaking anghel. Nakabalik na sa orihinal na pwesto nito. Sa labis na pagtataka ay hindi na ako nakapagsalita at sumabay na lang kay Auntie paglabas. Hindi ako mapalagay sa mga sumunod na oras. Tinitimbang-timbang ko ang aking sarili at hindi talaga ako pupwedeng magkamali. Gumalaw talaga ang estatuang anghel. Ngumiti at tumayo sa harapan ko. Hindi ko naman magawang itanong kay Auntie dahil baka totoo ngang gumagalaw ang mga estatwa doon at makadagdag pa sa takot ko ang katotohanan. Kinumbinsi ko lang ang aking sarili na nagkamali lang ako at pinaglalaruan lang ng sariling paningin at ng aking sariling pag-iisip. Kinagabihan, hindi ko akalain na makakakita pa ng mga nakakakilabot na mga bagay. Kadalasan, bandang alas 11 na ako natutulog dahil nakahiligan na kasi ang pagbabasa ng Wattpad. Noong pasado alas 9 pa lang, may napapansin na akong kakaiba sa kabilang kwarto, yung bodega. Sa kanang gilid ng kwarto ko, ang kwarto ni Auntie Lorelei. Tapos sa harapan naman ng bodega,
Nakapatay na ang lahat ng ilaw at sobrang tahimik na talaga. Kakaiba rin ang katahimikan. Yun bang nakakabingi? Sa kwarto ko naman, tanging ilaw lamang ng cellphone ang nagbibigay liwanag sa akin. Hindi naman masyadong madilim sa gabing iyon dahil maliwanag ang buwan sa labas. Kahit papaano'y nasisinaga ng liwanag nito ang loob ng bahay. At habang nagbabasa ako, may mahihinang bulong akong naririnig. Kinabahan na ako pero hindi ko pinahalata at itinutok ko na lamang ang atensyon sa aking pagbabasa. Pero habang tumatagal, hindi nawawala ang mahihinang bulong na iyon. Mas lalo pa akong kinilabutan dahil may mga hampasan na rin akong naririnig. Iyon bang mesa na hinahampas? Nang hindi na ako komportable, dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang pinto. Konting bukas lang, saktong makasilip, wala namang tao sa labas. Pero nang mapatingin ako sa pinto ng bodega, para talagang may kung ano roon. Sa nangyari noong tanghali, mas lalo pa akong natakot. Isasara ko na sana ang pinto, nang biglang umawang ang pinto ng bodega. Nakapaninindig balahibo pa ang ingay ng pagbukas. Sayad na sayad sa sahig ang kahan ng pinto, na sa pagkakatanda ko ay hindi naman ito ganoon noong binuksan ko. Pagkatapos, bumungad ang aninong bulto ng mga estatuang anghel. Todo-todo na ang kaba ko at tama ang tumatakbo sa isip. Gumalaw na naman ang malaking estatwa. Bumaba ito sa mesang kanyang kinalalagyan at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Nagmamadali ko namang isinara ang pinto at nagtalokbong agad ng kumot. Pinakiramdaman ko ang paligid at nagulat ako nang may biglang kumalabog sa pinto. May kumakatok, malalakas na katok. Nanginginig ang mga kamay ko na kinuha ang cellphone sa gilid at nagmamadaling tinext si Auntie Lorelai. Hindi ko alam kung anong sasabihin basta nag-type lang ako sabay send. Hinintay kong magbukas ang ilaw sa kwarto ni Auntie. Pero lumipas na lang ang ilang sandali ay wala. Hindi na ako mapalagay sa aking kinalalagyan dahil sa mga katok sa pinto. Mabuti na lang at makalipas ang ilan pang sandali, natigil na ang katok. Pinalipas ko rin muna ang oras bago na pagpasyahang silipin muli ang labas. Titignan ko kung wala na ba talaga, pero dumoble lang ang takot ko. Nang pagtingin ko sa harapan ng pinto, ay naandoon ang estatuwang anghel. Nakatayo at nakatungo ang ulo. Sa sandaling iyon, halos kapusin na ako ng hininga sa halo-halong emosyon. Natataranta na ako sa aking gagawin. Nakatalokbong na ulit ako ng kumot at hindi umalis sa higaan. Kahit na ganoon, pakiramdam ko nasa harapan lang ang estatwa. Ang lakas ng presensya niya at madadama talaga ang hatid na takot. Buong gabing ganoon ang sitwasyon ko. Hanggang sa sumapit na lang ang umaga, nasa ganoong posisyon pa rin ako. Nakaupo sa higaan at nakatalokbong ng kumot. Natauhan lang ako ng tawagin ni Auntie Lorelai. Hindi na rin ako pumasok sa eskwela dahil wala talaga akong tulog. Sa umaga ring yun, tinanong ako ni Auntie kung anong nangyari. At gabing-gabi na ay napatext sa kanya. Eh hindi pa rin humupa ang takot ko at wala sa tamang wisyo. Sinabi ko na lang na nagloloko ang cellphone ko kaya ganoon. Naniwala naman siya. Pero gusto ko talagang itanong ang tungkol sa estatwa. Pero muli, wala pa akong sapat na lakas dahil
napapangibabawan ako ng takot. Pagkatapos naming kumain, ginawa ko agad ang nakasanayang gawin, ang paglilinis. Pagdating ko sa may hagdan, papuntang itaas, napapalunok agad ako dahil nakaramdam na naman ako ng takot. Ayaw ko sanang maglinis sa itaas pero kailangan talaga. Baka ano pang masabi ni na auntie at uncle kung hindi ko lilinisin ang nasa itaas. Nang matapos ko nang linisin ang dalawang kwarto, pinakalma ko ang sarili at inipo ng aking tapang at lakas. Nang magawa iyon, kahit nanlalamig ay pinasok ko ang bodega. Kahit bodega na iyon, gusto pa rin kasi ni auntie na linisin kahit alisin lamang ang mga alikabok at sapot ng mga gagamba sa kisame. Pagbukas ko ng pinto, napatitig agad ako sa estatwa ng mga anghel. Ordinaryong estatwa lang ito kung susulyapan. Pero kung tititigan, ay kakaiba talaga. Umiwas na ako ng tingin at nagsimulang alisin ang mga sapot sa sulok. Panaylingon pa ako dahil baka mamaya nakatayo na sa tabi ko ang estatwa. At ilang sandali pa nga, napansin ko na naman ang paggalaw nito. Ang ulo nitong nakatungo ay umangat. At sa maniwala man kayo o sa hindi, dahan-dahang kumurba ang mga labi nito at ngumiti. Ang mga kamay nitong magkadikit ay nagkahiwalay. Ang mga mata naman ay parabang buhay na buhay. Parang totoo talaga. Gumagalaw ang itim sa gitna at kumurap-kurap pa. Dahan-dahan na rin itong kumilos at bago pa man ito makababa ng mesa, nagmamadali na akong lumabas at napasigaw pa. Pinagtitinginan pa ako ni na Auntie Lorelai at Uncle Ramon pagdating sa baba. Nang magtanong sila kung bakit, sa aking pagkataranta, sinabi kong may emergency sa bahay at kailangan ko talagang umuwi agad-agad. Pumayag sila kaya kumaripas na ako ng takbo papalabas. Papauwi sa amin. Iyon na rin ang huli kong araw sa bahay ni na auntie. Hindi ko na kailanman gugustuhing bumalik doon. Pinilit pa ako ni mama na bumalik doon para makapag-aral ako ng maayos. Pero humindi na talaga ako. Mas mauuna pa yata ang burol ko kaysa makapagtapos ng pag-aaral. Umiiwas na rin ako sa tuwing tatawag si auntie. Magalit man siya sa akin, ayaw ko nang bumalik sa kanila. Hindi na talaga. At yan po ang aking karanasan bilang isang working student. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.